Sa mga balitang mayroong pag-asa, dalawang itatayong bagong Adventist churches sa Nueva Era itinalaga sa isang groundbreaking ceremony ng mga Adventista sa Southeastern Ilocos Norte District. Mga master guide sa buong North Philippine Union Conference sumailalim sa ikalawang club ministry training camp. 21 bagong master guide ng South Taguig District Genesis Pathfinder Club itinalaga sa investiture ceremony para sa paglilingkod Season B Pangasinan District, Northern Luzon Adventist College and Hospital magkakatuwang sa pagsasagawa ng medical mission. Adventist Community Services sa Lumban, Laguna nagatid ng ayuda sa 60 pamilyang nasa lantanang bagyo sa Barangay Wawa. Mga Adventista sa South Occidental Mindoro 1 District nagtipon at nakinabang sa praise program at Sabbath School Leaders Equipping Seminar. Central Luzon Conference Area 4 Women's Ministries nagsagawa ng feeding and gift-giving program sa Sitio, Haduan, Mabalacat, Pampanga. Anibersaryo ng Free Ride at Grass Cutter Ministries ipinagdiwang ng mga Adventista at kanilang mga pinaglingkuran sa Diet, Camarines Norte. Butiing pastor sa Palawan Mission nagsagawa ng pangangaral bilang pasasalamat sa Diyos bago ang kanyang nalalapit na pagre-retiro mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today, NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kaming maghahatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Dalawang bagong Seventh-day Adventist Church ang itinalaga at pinasimulang itayo sa magkahiwalay na mga barangay sa Nueva Era, Ilocos Norte. Ang nasabing mga simbahan ay magsisilbing dambana at katunayan ng nagtatagumpay na gawain ng Ebanghelyo sa distrito ng Southeastern Ilocos Norte sa teritoryo ng Northern Luzon Mission. Ang kanilang masaya at pinagpalang groundbreaking ceremony, balitang hatid ni Mike Daniel Subala. Pinasinayahan at nilaga sa ginanap ng mga groundbreaking ceremony ang bagong pagtatayuan ng dalawang bagong Seventh-day Adventist Church sa Bulbundukeng Bayan ng Nueva Era, Ilocos Norte. Nagpakita ng suporta ang mga leader ng lokal na gobyerno sa marangal na proyekto. Sapay ko mata dagiti lumugar kada ito'y nga dito'y salukag kat maawis danto nga umay kat sapay ko mata may sa kayo nga katulungan iti barangay. Sa barangay poblasyon at barangay Kabitauran piniling ipatayo ang mga bahay-sambahan. Nais ng distrito ng Southeastern Ilocos Norte na mas mapaigting ang presensya ng Seventh-day Adventist sa bayan ng Nueva Era. Ako po ay natutuwa at nagpapasalamat sa Panginoon dahil nagbukas muli siya ng isang pagkakataon na maipalaganap ang salita ng Panginoon sa kaligtasan ng buong sangkatauhan. Sa katunayan, mayroong isang kalye na pinangalan ng Sabadista Street, dulot ng maraming mga Seventh-day Adventists ang namamalagi sa gawing iyon. Kaya nga't, nasilip ito bilang isang oportunidad sa mas maigting na pag-iibanghelyo at pagpapatayo ng karagdagang mga bahay-sambahan. Yung isang church sa kabilang barangay nitong bayang ito, sa Kabitauran. Actually, yung street doon ay pinangalanan Sabadista Street. Kaya nandun sa kuan, mayroong kuan, mabait na kapatid natin na taga Bagyo magdodonate ng lupa upang magpatayo ng church natin doon. Sa kasalukuyan, ang nasabing distrito ay mayroon ng 13 mga iglesia. Inaasahan ng distrito na sa panahon na may patayo na ang dalawang karagdagang mga bahay-sambahan ay magpapanukalang mahati ang distrito sa dalawa. Nang sa ganon, ay mas matutukan ang lumalagong gawain ng Ebanghelyo. Naghahatid ng balitang may pag-asa, Mike Daniel Subala. Ito ang Hope Today. Pinangunahan ng North Philippine Conference Youth Ministries Department ang ikalawang club ministry training camp na may temang I Will Go to Christ Master Teacher sa suporta ng Southern Asia Pacific Division Youth Ministries. Ang pagsasanay ay idinaos sa 1,000 missionary campus Silang Cavite at dinaluhan ng mga master guide mula sa buong NPUC territory.
alamin ang layunin at mga aral na naibahagi sa training camp na iyan sa balita ni Samuel Puentes. Idinaos dito sa 1,000 Missionary Movement Campus ang ikalawa sa tatlong club ministry training camp na proyekto ng North Philippine Union Conference Youth Department. Ito ay dinaluhan ng mga master guides mula sa Central Luzon Conference, South Central Luzon Conference, Northern Luzon Mission, Northeast Luzon Mission, Cavite Mission, Palawan Mission, Southern Luzon Mission at Mountain Provinces Mission. Naglingkod bilang isa sa mga tagapagsalita at tagapagsanay si Pastor Ron Henebago, ang Youth Director ng Southern Asia Pacific Division. Itong camp na to ay pangalawa na, sinimula natin noong last July. At ang mga trainees natin ay mga master guide na pastors, teacher, youth leaders, even elders. Ang scope ng training na to, meron silang curriculum na sinusundan. At ito ay may mga checklist na para ring master guide training, pero ang tawag sa kanya, CMT, Club Ministry Training. At ang line ng mga training nito ay doon sa mga director, doon sa ating mga counselors, sa mga instructor, secretary, treasurer. Ito yung pangunahing responsibility sa pathfindering ministry. Atin ding nakapanayam ang mga directors mula sa iba't ibang conferences at missions at kanilang ibinahagi ang kanilang mga natutunan sa ginanap na training camp. Ang isang bagay na medyo nag-ignite sa akin atensyon ay yung pagkaunawa ko na ang pathfindering program ng ating church, ito pala ay talagang pinaka-kumpleto, pinaka-kongkrito, pinaka-matibay, at pinaka-holistic na platform o programa o training na mayroon ang ating church para maihanda ang ating mga kabataan sa lahat ng larangan ng paglilingkod. Blessed ako personally dito kasi dito ko natutunan kung paano i-handle nga ang mga master guides on how to lead them, lead leaders. Natutunan namin dito kung paano ang makabagong approach when it comes to counseling, when it comes to how to lead them, and especially para at least maintindihan, maunawaan natin yung kanilang kalagayan, ang ating mga pinapangunan para mas makakain natin sila sa isang matas na uri ng paglilingkod. Mula rito sa Silang Cavite, layunin ng maghatid ng balitang may pag-asa. Ako si Samuel Fuentes para sa Hope Today, NPUC News. 21 bagong master guides ng South Taguig District Genesis Pathfinder Club ang itinilaga sa isang investiture ceremony na idinaos sa Signal Village Seventh-day Adventist Church. Sila ay bunga ng mahigit isang taong Pathfinder training na isinagawa ng distrito via physical and online. Tunghayan ang kanilang tagumpay sa ulat ni Charlene Takoge. 21 bagong master guides ang na-invest mula sa Genesis Pathfinder Club ng South Taguig District dito sa Signal Village Seventh-day Adventist Church. Matapos ang humigit kumulang isang taong pagsasanay at matagumpay na evaluation, sa wakas ay idiniklara na ang 21 mga trainees bilang ganap na master guides sa pamamagitan ng isang investiture na pinangasiwaan ni Master Guide Pastor David Morado, NPUC Youth Director, bilang kanilang investing officer. Malaki ang ginagampanan ng Pathfindering Ministry, specifically the Master Guide Training, the highest training of Pathfindering. Dahil dito ay nagsasanay tayo ng mga bagong leader. Ini-equip natin sila. At yung four aspect ng buhay ng isang kabataan ay ating kinikater. Yung aspect ng spiritual, social, mental, and physical aspect. Ang isinagawang mga pagsasanay at seremonya ay pinangunahan ng mga kasalukuyang master guides sa distrito ng South Taguig. Bagamat ang mga programa ay kasabay ng pandemya, hindi ito naging hadlang upang matulungan ng mga trainees na makamit ang isa sa pinakamataas na iginagawad sa mga Adventista bilang mga leader. Isa sa naging pagsubok namin is during the pandemic, talagang inabutan sila na nag-start kami na nandun sa stage ng adjustment. Pero kahit na dumaan kami via Zoom, talagang pinilit namin na i-gather sila. I am so glad and I'm so
happy on behalf of them na talagang nakita ko yung effort nila and deserve nila. Ang mga bagong master guide ay kabilang sa iba't ibang lokal na iglesia mula sa distrito ng North and South Taguig, East Bulacan. Kagaya ng kanilang match name na Padayon na nangangahulugang magpatuloy, sila ay nagtalaga na ipagpapatuloy ang kanilang nasimulan kasabay ang hamon bilang isang ganap na master guides. As a teacher in Providence Advent Academy, ito po ay malaking tulong para sa amin sapagkat ang aming master guide ngayon ay iisa lang. At ngayon kami ay nadagdagan na ng tatlo, kaya apat na, at aming ipapatuloy at sisimulan namin yung adventurers po. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa, ako po si Charlene Tacoge mula sa South Taguig District, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Sani puwersa at masayang naglingkod ang mga Adventista ng Season B District, Northern Luzon Adventist College at Northern Luzon Adventist Hospital sa isinagawang medical and dental mission sa Barangay Kilo, Season Pangasinan. Bukod sa pagsusulong ng kalusugan at libreng serbisyo medikal sa komunidad, at ito'y kanila ring paghahanda para sa nakatakdang pangangaral sa nasabing barangay. Nagbabalik si Mike Daniel Subala para sa report. Sa pagnanais na paglingkuran ang bawat matanda at bata dito sa komunidad ng Barangay Kilo, Season Pangasinan, nagsanib puwersa ang Season B District, Northern Luzon Adventist College at Northern Luzon Adventist Hospital upang isagawa ang medical at dental mission. Sinasabing ang nangyaring serbisyong medikal ay paghahanda para sa mas malaki at malawak na pangaral sa Barangay Kilo. Ang isa pong adhikain dito ay upang maipromote ang kalusugan at ang physical at spiritual na aspect ng pamumuhay ng mga taga rito. Sa katunayan, marami ng tao ang siyang nahandugan ng serbisyo at inaasahang pati ang katabing komunidad, Barangay Alibeng, ay sikaping abutin ng kagayang paglilingkod. Sa kasalukuyan, nasa 102 na ang atin pong nagpakonsulta sa ating medical, at sa dental naman ay nasa 62. At po rin ang Panginoon sa mga bilang ng mga tao na natin na paglingkuran at mapaglilingkuran pa sa mga darating na araw. Kaya nga, ang mga mamamayan maging ang mga leader sa Barangay Kilo ay masaya sa paglilingkod ng Seventh-day Adventist Church sa kanilang lugar. Gamot po ang natanggap ko para sa baby ko po. Malaki pong tulong po ito para sa baby ko dahil sa isang Laking papasalamat po namin, at itong barangay po namin ang napili ninyo bilang paglingkuran ng Seventh-day Adventist. Laking tulong po sa lahat ng mga taga rito, pati na rin po yung mga taga Alibeng. Kaninang umaga po, marami na pong tao dito. Tinayak naman ng Adventist Health Ministries ng Northern Luzon Mission na aasahang marami pang mga kagayang aktibidades ang magaganap. Sa katunayan po, ngayong December 11 and 12 ay magkakaroon na naman po tayo ng medical mission sa Candon City, Ilocos Sur. At aasahan po natin na ang health ministries ng Northern Luzon Mission ay fully committed na mag-conduct ng mga ganitong medical dental mission ngayong parating na bagong taon, 2023. Ang medical missionary work ay sinasabing kasangga ng pag-iibanghelyo. Kaya nga't magandang simulain ito sa paghahayag ng Ebanghelyo dito sa Barangay Kilo, Season Pangasinan. Naghahatid ng Balitang May Pag-asa, Mike Daniel Subala, ito ang Hope Today. Umabot sa 60 pamilyang nasalanta ng nagdaang bagyong paing ang napaabutan ng tulong na pagkain at damit ng Lumban Seventh-day Adventist Church Adventist Community Services. Ito'y kanilang agarang tugon sa pangangailangan ng mga taga-barangay Wawa na nalubog sa baha dahil sa matinding pag-ulan noong kasagsagan ng nasabing bagyo. Nagbabalita si Alison Anyon Nuevo. Nagpahatid ng pag-asa ang mga kapatiran ng Lumban SDA Church sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong paeng. Tulong-tulong ang mga miyembro ng iglesia sa pagbabayanihan upang makapaghatid ng tulong sa mga taong lubhang naapektuhan ng nagdaang bagyo. Maraming nasirang pananim at mga kabahayan, at hanggang sa kasalukuyan ay lubog pa rin sa baha ang lugar.
Nasa 60 pamilya ang napahatiran ng tulong ng iglesia na naglalaman ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at damit. Ang tulong sa mga kapuspalad na mga wala, talagang walang wala. Pusong nagpapasalamat ang iglesia sa mga taong naging kasangkapan upang maisakatuparan ang pagtulong na ito. At higit sa lahat ay sa Panginoon na kahit kailan hindi nagkulang. Maraming salamat po. Una po sa Panginoon na matagumpay namin na nairaos ang ganitong pagbibigay ng tulong para sa mga nabahaan. Maraming salamat po din sa mga kapatid na tumulong. Nang una ay salamat sa Panginoon sapagkat malaking bagay ang kami nanawagan sa mga kapatid at mga minamahal nating mga kaibigan na kung saan ay tumugon sa pangangailangan sa gawain ng Iglesia ng Lumban. At kung hindi po dahil sa inyo ay hindi po magkakaroon ng katuparan ang gawain ng ating Iglesia dito sa Lumban. Naisin din ng Iglesia na patuloy pang matulungan ang mga nanirahan dito at mapadalhan ng mga pabalita ng pag-ibig at pag-asang mula sa Diyos. Layunin na maghatid ng balitang may pag-asa mula sa Central Laguna District ng South Central Luzon Conference. Ako po si Alison Benaburn D. Anyo Nuevo, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Magkakasamang nagdiwang at sumamba ang mga Adventista sa distrito ng South Occidental Mindoroan sa idinaos nilang praise program sa San Jose Seventh-day Adventist Church. Kasunod nito'y sumailalim sa basic level training ang mga Sabbath School leader sa distrito sa pagsasanay sa pangunguna ng South Central Luzon Conference at Mindoro Satellite Field. Ang balitang hatid ni Myra Jim Tanyelo. Nagsama-sama ang mga iglesia ng South Occidental Mindoroan para sa isang district praise program na ginanap sa San Jose Seventh-day Adventist Church at Sabbath School Seminar na ginanap naman sa Kaminawit SDA Church. Ang district praise program ay dinaluhan ng mga kapatiran ng South Occidental Mindoroan at ilang manggagawa ng South Central Luzon Conference kung saan isa sa mga naging guest speakers ay si Pastor Joel Romero. Ating isinasagawa ang ganitong district year-end praise fellowship upang alalahanin, gunitain kung gaano kadakila ang Diyos sa ating buhay. At katunayan nga po, nagtatapos na taong ito, ay ating nakita kung paano pinagpala ng Diyos ng lubos ang kanyang iglesia. Nagkaroon din ng paglilikom ng sobre at alkansya na ipinamigay sa bawat pamilya para sa gawain ng ating Panginoon na umabot sa 138,545.10 pesos. Kinahapunan ay nagkaroon ng mini concert kung saan nagbigay papuri at pasasalamat ang mga kapatiran sa pamamagitan ng pag-awit at pagpapatotoo sa kabutihan ng Diyos. Magpapasalamat ako sa Diyos kasi pinayagan niya makapag-retire na ako sa government service. Pinagpapasalamat ko, nakauwi na ako dito sa Occidental Mindoro, dito na ako nakatira, kasama ko na yung family ko, nakakasimba na ako dito lagi dito sa Adventist Church, makakapaglipot na siguro ako na gusto. Kaugnay sa misyon na I Will Go, nagsagawa na isang facilitators equipping program, basic level ang distrito sa Kaminawit SDA Church. Naging tagapagsalita nila rito sina Pastor Santi Eranista, ang Sabbath School and Personal Ministries Director, at Pastor Neptali Fofue, ang Assistant Director ng Mindoro Satellite Field. Sumuporta din sa gawain ito si Pastor Kelvin Fecas, ang District Pastor ng South Occidental Mindoro 1. Nakita ng pamunuan na ang talagang puso ng iglesia ay ang Sabbath School. At yung Sabbath School na yan, yan po ay mayroong mga pintig na dapat mo dumaloy. Kaya narito po tayo at atin pong idiniin ang mga bagay nito. Napakahalaga po na malaman ng mga kapatid sapagkat ito po ay appointment sa Panginoon. Dinaluhan ito ng mga Sabbath School Superintendents, Sabbath School Secretaries, and Sabbath School Treasurers, kasama ang iba pang miyembro ng distrito. Dito, nagkaroon sila ng mga bagong kaalaman kung papaano magdisipulo at mga bagong pamamaraan upang maging mas maayos ang pagsasagawa ng Sabbath School. Ako po ay masaya at nagpapasalamat na ako po ay naka-attend ngayon sa Sabbath School Seminar at marami akong natutunan. Nakapaloob po dito sa Sabbath School pala yung care group
at sa care group ay malaki yung magagawa nito kung paano maging disciples yung mga members, and then sila din ay makareach din ng ating pong mga kapwa at maging disciples din yung ating pong mga kapwa na mailapit din sila sa paanan ng ating pong Panginoon. Layuning magatid ng balitang mayroong pag-asa, Myra Jim Tanyedo nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Nagdaos ng Thanksgiving program para sa taong ito ang Central Luzon Conference Area 4 Women's Ministries. Pangunahing bahagi ng kanilang programa ang pagbisita sa mga kapatid na katutubong Eta sa Sitio, Haduan, Mabalacat, Pampanga, kung saan hatid nila yung mga regalo at pagkain. Ang kasiyahan sa paglilingkod nila, balitang hatid ni James Lotilia. Maagang ipinagdiwang ng Area 4 Tarlac, Pampanga Women's Leaders ang kanilang pasasalamat sa taong ito sa pamamagitan ng feeding at gift-giving para sa mga kapatid na Eta sa Sitio Haduan, Mabalacat, Pampanga. Sinimulan ang programa ng isang devotional sa pangunguna ni Pastor Henry Espanola III, Area 4 Women's Coordinator, na isa ring district pastor sa Tarlac. Isang napagandang isipin na makita ang mga bata na sila ay natutuwa, pati ang mga magulang, tayo ay free na mapuntahan sila. Makikita mo sa kanilang mga mukha na sila ay natutuwa dahil dinadalaw natin sila kahit napakalayo po nila. Sa pamamagitan ng mga motorsiklo na ihatid ang mga groceries at pack lunch, at masaya itong tinanggap ng bawat pamilya. Maraming salamat sa Area 4 Women Ministry at the first time na bisita na po nila ang mga kapatiran dito sa Sitio Haduan. At nakita din nila ang aming kalagayan, kung paano kami mamuhay. At sa nagpapasalamat din kami dahil karoon din kami ng kasayahan na nakasama namin sila. Ako po ay nagpapasalamat sa ating mga kapatiran na galing po sa Area 4 ng isang kinatawan po ng Women Ministry. Maraming salamat po dahil dinala po sila ng Panginoon dito sa amin upang makadalo po sa amin. Una ay nagpapasalamat kami dito sa Haduan Church at dinalaw nga kami ng mga kapatid natin from Area 4, lalo tigit ang Women Ministry. Maraming mga kapatid tayo ang nabiyayaan sa kabutihang palad ng ating mga kapatid na mga sponsor. Sadya pong napakabuti nga ng Panginoon sapagkat may mga tao siyang ginamit para po mag-share ng kanilang blessing. Sila po ay naging masaya sa kanilang pagtanggap sa mga pagpapalang ito. At ganyan din po, yun din po mga nagbigay na siyahan din. At mga yung mga kapatid na kababaihan ay naging kabahagi ng gawain na ito ay nasisiyahan din po lubusan. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na i-share ko po yung blessing na binigay niya sa amin. Mas blessed po na ikaw po yung namamahagi ng blessing ng Panginoon sa iyo. Mas nakaka-bless po yung nagbibigay ka sa mga kapatiran mo. Ang Area 4 Women's Ministry ay patuloy na magbibigay ng mga paglilingkod at magpapaabot ng serbisyo, pagkalinga at pag-ibig sa darating pang mga taon. Thank you po! Layuning maghahatid ng mga balitang may dalang pag-asa mula dito sa Sitio Haduan, Mabalacat, Pampanga. Ako si James Lutilian, nag-uulat para sa Hope Today in PUC News. Ipinagdiwang ng mga Adventista sa Dayet, Camarines Norte ang ikatlo at ikaapat na anibersaryo ng kanilang grass cutter and pre-ride ministry. Kasama nila sa pagdiriwang ang kanilang mga pinaglingkuran at naging bahagi ng nagpapatuloy na bago at kakaibang mga ministry na ito. Ang kasiyahan at biyayang dulot ng kanilang paglilingkod nasa balita ni Rainier Flores. Masayang ginanap ang ikaapat na taong anibersaryo ng freeride at ikatatlong taong anibersaryo ng grass cutter ministry sa Agis Resort sa Dayet, Camarines Norte. Nagsama-sama sila para pagdiwang at pasalamatan ng ating Panginoon sa tagumpay at patuloy na paggabay sa kanilang ginagawang ministeryong paglilingkod sa komunidad sa probinsya ng Bicol. Maraming salamat po sa inyong pagtulong sa aming school na mapalinis at mapaganda. Ito po ay malaking tulong na po sa amin, hindi lang po sa aming mga guro
pati na rin po sa aming mga estudyante na mapaganda ang aming school. Marami pang magagandang pinapanukala sa kanilang paglilingkod ang Pangulo na si Kuya Jotanay. Ito, nandito kami para tumulong sa school na ito. At na ito naman ay tagumpay tayo dahil nandito yung ating mga kasamahan na talagang handang magpabuhos ng pawis para sa ikakatulong sa ating community. Kaibigan namin, nangihiram kami ng sasakyan para makarating din sa ating paglilingkuran na barangay. Sa barangay po, sa school, panukala po sa nangyayon magkaroon kami ng sasakyan, maski howler o kaya signal na pwede masakyan namin ng aming mga gamit. Madami na silang napaglingkurang mga tao. Marami ng mga lugar ang napaayos at nalinis. Patuloy nating ipanalangin na madami pang kapatid ang sumuporta at makakilala sa magandang paglilingkod nila sa komunidad. At maging daan din ito para maipakilala nila ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Mula dito sa probinsya ng Camarines Norte, na may balitang may pag-asa, ito si kapatid na Rainier Flores nag-uulat para sa Hope Today NPUC News Live. Isang linggong pangaral sa Danleg, Dumaran, Palawan, ang pinangunahan ni Pastor Agapito Tuting, ang kasalukuyang direktor ng Education Department and Children's Ministries ng Palawan Mission. Ang gawain ito'y pasasalamat ni Pastor Tuting sa Panginoon bago ang kanyang nalalapit na pagre-retiro. Tunghayan ang bunga ng nasabing pangaral sa balita ni Ejin de la Cruz. Ang paglilingkod sa Panginoon ang pinakamataas at pinakadakilang gawain ng sinuman, mula sa murang edad hanggang sa ating kagulangan. Kaya naman pinili ni Pastor Agapito Tuting na igugol sa pangangaral ang kanyang mga araw bago siya magretiro ngayong Desyembre. Isa siya sa mga matagal nang naglilingkod sa Palawan Mission at kasalukuyang direktor ng Education at Children Ministries Department. Pagdating dito sa experience na ito, masasabi ko ay challenging ito. Kung kumpara sa ibang mga pangangaral na isinagawa kasi mayroong preparasyon. Pero ito ngayon ay true care groups. Although mayroon din sila maaring paghahanda, pero hindi tulad sa panahon na mayroon kang layman. We take it by faith na sa pagsisimula ng pangangaral na ito, ang Diyos ang gagawa. Ang pinaka-importante ay paggamit ka sa gawain ng Panginoon. Ang isang linggong pangangaral sa Danleg, Dumaran ay umakay ng 21 na mga kaibigan at mahal sa buhay ng mga kapatiran. Hatid gabi-gabi ang mga mensahe ng buhay na may pag-asa. Ito ay sa pamamagitan ng iba't ibang health lectures at gospel presentations. Ang pangangaral din na ito ay naging daan upang mahikayat muli ang mga kapatid na matagal nang nalulupaypay sa pananampalataya. Sa loob ng isang linggong programa na aming ginanap dito ay marami po ang mga kapatid na nanghina sa pananampalataya ang napabalik. Kami po ay masayang masaya na sila ay muli naming nakasama. Pagsapit ang araw ng Sabat ay doble ang pagdiriwang kasama ang buong distrito ng Tad o Taytay Araceli Dumaran dahil kasabay ng bautismo ang Praise and Thanksgiving celebration ng distrito. Ang mga kapatiran po ay lubos ang kanilang kagalakan sa dahilan po na ito po ay muli silang nagkita-kita sapagkat nung unang mga ilang taon ay hindi po sila nagkita-kita. Ang Praise and Thanksgiving ay by churches lamang. Kaya sila po ay nagagalak at patuloy na nagpupuri sa kabutihan ng Panginoon na kanila pong naranasan sa kanilang sarili, lalo tigit sa kabutihan ng Panginoon sa loob po ng iglesia. Siya nga naman ang galak ng kalangitan sa mga nagpapasyang tumanggap kay Kristo at magbalik loob ng buong puso. Kaya naman ganun din ang galak ng mga manggagawa, gaya na lamang ni Sister Jonalyn Zolueta, ang Administrative Secretary ng Palawan Mission. Isa rin siya sa mga magre-retiro na sa darating na taon. Isang malaking pagkakataon muli sa akin na maka-join sa parang siguro last na crusade ni Pastor Tuting na together kami na worker siya. Ako din, na-blessed ako kasi siyempre magkasama kami noon nung kami ay college. Tapos nagsama kami ulit dito. Isang malaking pagkakataon talaga na natutuwa ako na nagkasama kami ni Pastor Tuting sa isang evangelism dito sa Danleg.
Ang pagre-retiro man ay isang ganap na pagtatapos ng karera ng isang tao. Ngunit sa gawain ay natitiyak natin na ang mabuting gawang pinasimulan sa atin ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng muling pagparito ni Kristo. Mula rito sa Dumaran, Palawan, ako po si Ejin Joy de la Cruz, naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today, NPUC News. Yan muna ang balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Panoorin ang Voice of Health, programang pagkalusugan hatid ng Adventist Medical Center Manila, NPUC Health Ministries at Adventist World Radio. Abangan tuwing alas 11 ng umaga, Lunes, Miyerkules at Biyernes, Voice of Health dito sa Hope Channel North Philippines. Tuloy-tuloy pa rin ng online programs and services dito sa Hope Channel Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programa inilunsad ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DCXL, DCRJ at DCR8, Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at impilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at mga pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy lang po ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media posts. Mula dito sa North Philippine Union Conference, ako po si Pastor Joel Sarmiento at ito ang Hope Today, NPUC News.